binibiro yun eh. Ah, na nag-change na ng ano, trend. Oo, mahilig ka talaga sa ano, no? Mahilig ka sa... Ewan ko ah, for me, ang tawag ko sleeper eh. Sleeper. Oo. Oh, oh. No? Dati, yung sinanayan ko talaga, sleeper place eh. Pero yung problema doon, may mga gumagalaw, wala kang galaw, wala kang hawak na gumagalaw. Yun yung downside. Eh di siguro, na. Siguro portion. Better, yeah, better siguro na mag-allocate ka lang ng certain portion. Certain. Like 15% to 25 siguro. Sobra na nga yung 25 actually. Diba? Like yung ngayon, yung sa STI, ano lang talaga. Hindi naman masyadong malaki na kalagay doon. Oo. Sige, so... Lakers ha, Lakers. Siyempre. Oo, kahit... That pala nag-jersey ako ng... Ah! Akala ko ba Thunder ka? Hindi ko alam na... Ano, kala ko Thunder ka? Hindi ako Thunder. Lakers, Boston lang. Lakers, Boston ha. Okay. Teka lang ha. Meron akong ano eh. May pagkakasala ako sa'yo eh. Kasi hindi ko talaga siya nagawa kagabi. But, ano, bago tayo mag, ano siguro, dun, kung nakikita mo yung list mo, ano yung pwede nating pag-usapan na top 3 siguro? Top 3. Yung list top 3 na, links. Yung lists na parang... Ito, sa nilagay mo sa final, ano yung top 3 na pwede nating pag-usapan? Sa tingin mo... Ah, na trades. Oo. Sige, i-screenshot ko yung bago mong paso. Meron kang bago nilagay. Oh, sige. Yung bago. Ayun o, ganda nung STI mo. Sabi yan eh. Yung STI, dapat ano eh. Binibiro na namin yan eh. Oo, dapat sa 315 ako nag-post ng bid. Pero malaki yung bid kanina sa 315. Pero binuhusan din eh. Oo. So, sa 32 na ako. Okay lang ba sa'yo, sir, na ako lang mag-share? Okay lang? Oo, no problem. Sige. No problem. Ako lang. So, makikita nila yung ano ko eh. Makikita nila yung... makikita mo yung mga sikretong malupit. Hindi, wira lang. Wira lang. Sige, tignan natin. Tignan natin ST. Ay, grabe naman yung ST. Ay, oh. Sayang. Nakita ko na yan eh. Nung unang breakout pa lang. Yung ALLHC rin, ganun siya eh. Pero hindi ako nakapasok eh. Dapat yung entry dyan, dapat mga sa below 175. So, pagka ganun pala, you're parang banking on the idea na pagka late entry na, hindi ka na nag-ano, hindi ka na, okay. Hindi, kaya nga dapat kahit konting allocation meron eh. Parang, kasi nung isang araw sa 174, walang trade eh. Like, nung wala masyadong trade eh nung September 4 and 7, wala masyadong bid and yung parang ano lang, konti-konti lang. So, like 176, nag-close nung September 7. The next day, ano na, nagka-volume na eh. Then tumaas na. Hindi ko na binalikan. Ito yan. Talaga nakita ko dyan. Ito talaga nakita ko sa STI. Yan. Ito. Ito, yan yung nakita ko. Yan talaga. Nung nandito na siya, nakita ko na yan. Meron pa nga akong post sa Investa. Pinagtatawanan pa nga yung post ko sa Investa. Oo, no? Oh, dami talaga mga gumagawa lang ng account para ano eh. Pero okay lang, no? Tignan mo naman ngayon, di ba? Saka ito, sir, ang tinitignan ko dyan, sir. This one. Yung height ng range. Box. Yan, range box. Tapos, pagkaganyan, for me, mamaya papakita ko sa'yo na basta, itong una ko, alam mo na naman yun, di ba? Sinabi ko na yan. Pag nakakita ka na ng low na ganyan, tapos hindi na niya binabalikan, ayan yung new range na titignan mo. Parang naka-ano na yan, dapat. Oo, kumbaga dapat confident ka na. Confident ka na. Tapos ang downside lang yan, di ba, kinumpute mo na yung range dito. Ayan o. Napaka-simple na. Wala ka namang kukumpute actually. Yun na nga eh. Paplat mo lang eh.
pag-aplat mo dyan, habang sumisikip, syempre, pag alam natin sumisikip ang nagkakaroon ng contraction, either magde-decide na siya. Hindi tayo dun sa idea na bullish siya, bullish tayo. Oo, ganyan. Ang idea natin dun, pag nagkakaroon ng contraction, syempre, kailangan mag-decide. Kung saan definitely, may possibility pa rin talaga na mag-range. But the thing is, pagka, kamukha nito, ito lang, dito lang tayo sa normal contraction dito, biglang na dead, diba? So, ikaw eh, expectin mo kagad ang ito na yung support, deads, diba? So, mas, ako, for me talaga, mas maganda for me yung nagkakaroon ng normal na consolidation na ganyan, yung nagpapalitan. Tapos biglang magkakaroon ng spike na ganyan, So, yung una to, diba? Unang range mo na kinumpute to, ito yung sukat na to. Thank you. Sabi ko rin yan sa video, importante yan. Lagi mo kukumputin yung unang range na ginalaw. Tapos, dyan, from there, dyan ka na mag-ano ng ideas, trade ideas. Ganun lang talaga siya. Tapos, ganyan. Ito lang talaga, sir, ang nakita ko dyan. Marahin ko masyado na marami. So, ito lang nakita ko dyan talaga. Ito, nung ginawa to, kasi ito na yung high, di ba? Mm-hmm. Hindi niya inabot yung high. So, ito, alam mo na to, high na to. So, ganyan. Ilan talaga, classic pattern lang naman to eh. O di, in-attempt niya i-breakout. Di ba, in-attempt niya i-breakout, sinake-out niya. Oh. Okay lang naman. Kasi, hindi ka pumasok. Kasi, alam mo to. Diba? Oo, parang bumabagsak siya after. Alam mo eh, but ang kagandahan dun, kahit alam mo yan, alam mo to. Yan ang alam mo. So, kumbaga, hindi ka, ang term pa dyan, sir, yung, kakagamit lang namin kanina eh, pamatay sunog, kumbaga. Pamatay sunog, alam mo yan, yung pamatay sunog na tipong, pamatay, teka lang ha, maingay yung ano ko eh, yung Discord ko eh. Pamatay sunog siya in the point na hindi ka basta-basta umahype ka, bibili ka, ganun. Mm-hmm. So, ganun ka agad ang idea na ipapakita sa'yo na kapag ka, hindi ka nga naman talaga magmamadali, ganyan, katulad nito, unahan ko na to kasi alam ko magbe-breakout. Mali yun, di ba? So, yung nangyari sa inyo, ang ganda oh. Dito kayo bumili, di ba? Tama ba? Sa 32. Medyo mataas na. Hindi, okay pa rin eh, for me. O, tapos ito na ang aantayin mo dyan. This one. Yung break. Oo. Yan, ganyan lang siya. Isang malaking ano to eh. Isang malaking pattern to eh. Panalo mga ano dito. Oh. Pattern-based. Classical pattern lang. Normal na classical pattern. Totoo naman eh. Ayun oh. So, di ba, paano ba mag-plot ng classical pattern? Point to point, di ba? First point, ganyan. Sa libro naman yun eh. Yan, no? Ito yung first. Next na. So, who knows? Baka mag-breakout, baka mag-range, baka mag-pullback. Hindi natin alam, di ba? Basta alam mo, nakauna ka na, di ba? Yun yung ano dun. Ganun lang naman eh. Walang hype eh. Di ba? Simple lang wala, eh. Wala naman kailangan hype eh. You enter the right stock. Ulitin natin procedure ha. So, gumalaw siya. From a downtrend kasi yan eh. From a downtrend, namatay na. Pag sinabing namatay na yung trend. Hindi yung namatay yung stock. Hindi ganun. Namatay na yung trend. Kasi tignan mo naman, klaro naman. Wala na kasing ang sikreto, new low. Wala nang new low. This is the first low. Ito yung first low na. Then, sukatin mo na. Sukatin. Actually, wala. For me, hindi pa sa akin higher low nga dito eh. Wala pa eh. Mm-hmm. Ganyan, di ba? Kasi, wala, hindi pa to natatalo for me eh. Hindi pa to natatalo. Kuya, hindi pa ako nagsasabi na higher low. Ito, pwedeng maging higher low to. Oo, okay lang. Okay lang naman. Yeah. Kaya lang kasi, ang kaya ako siya talaga hindi nakikitang higher low. Kasi ito, sir, dito ako nakatingin.
After mag-breakout niyan, ano yan eh? Sige ha, ina natin para makita mo. Ayan o. So, habang nagbumabalik dyan ng price, mas lumalakas ang conviction ng mga bear. Di ba? So, definitely, ang reaction ng price niyan is either mag-range or mag-pullback talaga, which it did. Tapos, in-spike na naman. Di ba ganun naman ang DNA ng STI, mag-i-spike? Oo. Sa akin, basta't hindi natatalo to. Then, after nun,